Hi guys! Welcome sa EngyuNerd Math Channel. Sa video na to ay tuturo ko sa inyo ang angles in degrees and regions. So kung gusto niyo itong matutunan, just keep on watching. So basically, pwede nating masukat ang angles sa degree tsaka sa regions. So yun yung dalawang pinaka-famous na ginagamit natin na unit for angles. Actually, meron ding grad, pero hindi ka nang ginagamit. So sa video na to, magfo-focus lang tayo sa degrees and regions. So ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano mag-convert ng angles in degrees to regions and vice versa. Okay? So di ba alam natin na sa isang circle, meron tayong 360 degrees. And then, kung i-convert natin yun sa region, meron tayong 2pi. Right? 2 pi rad. Ngayon, divide natin both sides by 2. So, magiging 180 degree is equal to pi rad. Ngayon, para ma-convert natin yung 1 rad into degree, divide natin both sides by pi. Okay? So, cancel. So, therefore, 1 rad is equal to 180 degree over pi. Okay? Same as kapag base dito sa equation na to, yung 180 degree is equal to pi rad, di ba? Pag gusto natin i-convert yung 1 degree into rad, divide natin both sides by 180 degree. Okay? So, cancel to. So, therefore, 1 degree is equal to pi over 180 rad. Okay? So, therefore, ito yung rule kapag magko-convert tayo ng angles in regions to degree and angles in degrees to regions. Okay? So, to convert angles in degrees to radian, multiply the given degree by pi over 180. And to convert angles in regions to degrees, multiply the given regions by 180 degree over pi. Okay? So, let's solve some example. Convert 35 degree to regions. So, sulat natin yung given. 35 degree. So, therefore, ang gagamitin natin, i-multiply natin tong 35 degree by pi over 180 according dun sa rule. So, times pi over 180 degree. Ang palatandaan ko, di ba given ka ng degree? So, dapat makakancel siya. So, dapat meron kang degree sa denominator. So, kaya 180 yung denominator mo. And then, magiging rad ka, para maging rad, dapat meron kang pi, di ba? So, using calculator, we have 35 pi over 180 is 7 over 36 pi. Kasi meron silang common factor na 5, right? So, itong 35 magiging 7. Itong 180 magiging 36. Okay? Okay, using calculator, dapat yung calculator nyo muna ay nasa degree mode. So, press nyo shift mode, dapat deck. So, piliin nyo yung 3. Okay? Okay, and then input nyo yung 35 degrees. So, 35, then shift, itong DRG, okay? Tapos makikita nyo, 1, 2, 3, piliin nyo yung 1, yung bilog. So, 1. And then, shift mode, this time piliin nyo yung 4. Kasi kukonvert natin sa sarad, diba? Equals, yun, 7 over 36 pi or in decimal 0.6109 region. Okay? Next, convert pi over 9 rad to degree. So, sulat natin. Now, ang conversion factor kapag rad to degree ay i-multiply naman natin sa 180 degree over pi. Okay? So, times na natin to sa 180 degree over pi. So, yun yung pala tandaan ko. Dahil kakancelin nga natin yung rad, dapat nasa denominator yung pi. And then, yung numerator mo, dapat in degrees. So, dapat may degree symbol ka. So, 180. So, ngayon, simplify mo lang. 180 over 9 na lang, diba? Kasi cancel na yung pi. Equals 20 degree. Okay? This time, dapat naka-region mode yung calcule. Okay? So, dapat R yung nasa taas. Okay, so kung di pa nakaset yon, type nyo lang, shift, mode, then piliin nyo yung 4, yung rad, okay? Then,
Yan na. Tapos input nyo yung pi over 9 na region. So, pi over 9. Yan. Then, yun ulit yung shift. Itong DRG o yung ANS. Dapat piliin nyo ngayon yung R. Yung 2. So, press nyo yung 2. And then, shift mode kayo ulit. Shift mode. Now, yung 3 piliin nyo yung degree. Kasi, kukonvert nga natin siya sa degree, diba? So, press 3. And then, equals. Ayan. 20 degree. Okay? Okay, next we have convert 3.6 degree to radian. So, pwede rin tayo magkaroon ng degree na may decimal, ha? So, pag ganun, apply pa rin natin yung conversion factor. So, 3.6 degree. So, para ma-convert siya sa radian, dapat i-multiply natin siya sa, dahil degree to, dapat may 180 degree ka sa denominator para cancel. Then, automatic, pi yung numerator. So, 3.6 pi over 180. That is 1 over 50 pi or kinalyo ko na lang ha, 0.06283 rad. Okay? So, dapat naka-degree mode uli yung calculate natin. So, since R, naka-region pa siya, convert natin siya sa degree. So, shift mode, piliin nyo yung 3. So, 3. Okay, degree na. So, pwede natin i-input yung given degree na 3.6. So, 3.6. Okay? And then, shift. Yun ulit yung DRG. Tapos, piliin nyo yung 1 kasi given tayo ng degree, diba? Tapos, convert natin sa rad. Shift mode 4 kasi sa rad. Okay? 4. Then, equals. Yan. 1 over 50 pi or 0.0628 radian. Okay? So, ito palang 1 ay may rad dapat na unit. Okay? Next, convert 4.5 rad to degrees. So, pwede ka rin magkaroon ng angle na rad na walang pi mismo but decimal lang like this 4.5. So, apply mo pa rin yung conversion factor to degree. So, 4.5 times. So, para ma-cancel yung rad, di ba, dapat may pi ka sa denominator. And then, para maging degree, meron kang 180 sa numerator. So, multiply lang natin. So, 4.5 times 180 over pi. Calculator na lang natin. So, magiging 257.83 degree. Okay? This time, dapat nakarad uli yung mode ng calculus. So, since R na, okay na tayo. Then, input natin yung given radian angle na 4.5. Okay? 4.5. So, this time, wala tayong pi. So, 4.5 rad lang. Then, shift. Yun uli, yung DRG. Then, since rad yung given, press nyo yung 2. Okay? Then, para ma-convert sa degree, shift, mode, piliin nyo yung 3 para degree na siya. Okay? And then, equal. 257.83 deg. Okay? So, ganun lang mag-convert ng angles in region to degree and vice versa. Now, minsan kasi yung angle natin, hindi lang basta-basta saktong degree. Minsan meron siyang minute tsaka seconds para to be exact, right? So pag ganun, ito yung conversion unit naman. So angles in degree with minutes and seconds. So sabi daw, kapag meron kang 1 degree, equal yun sa 60 minutes. Ang symbol ng minute ay ito. Isang line lang dun sa above ng number. Tapos, meron ka raw 1 minute na equal sa 60 seconds. Pag seconds, meron ka ng dalawang line sa taas ng number. So, therefore, kung analyze natin, since merong 60 minutes sa 1 degree at merong 60 seconds sa 1 minute, therefore, 1 degree is equal to, multiply mo yun, 60 times 60, 3,600 seconds, right? So, kunyari, kung given ka ng 5 degree, 5 minute, 5 seconds, so, pwede mo yung ma-convert sa decimal. So, paano? Yung 5 degree as is lang. So, 5 degree. Plus, ito, yung 5 minutes, i-convert mo sa decimal. So, 5 over
Ano ba yung conversion unit natin? Diba 60 kapag minute? So, 5 over 60. Okay? So, ano na yan? Degree na yan. Plus, itong 5 seconds. So, 5 ngayon, i-divide natin sa anong conversion factor ng degree to seconds? 3,600, right? So, over 3,600. So, ganun lang. Tapos, magiging degree na yan. So, i-calculate nyo lang, magiging 5 plus 5 over 60 plus 5 over 3,600. Kalalabas lang nyo na decimal ay 5.0847 degree. Kasi mahalaga na i-convert muna natin siya sa decimal. Kasi pag kinonvert natin siya sa radian, hindi pwedeng meron tayong minute and seconds. So, parang yung example natin dito, yung 3.6, dapat may decimal siya, di ba? So, mahalaga ang alam natin yung conversion factor. Actually, pwede naman tayong mag-calcule. So, tuturo ko rin sa inyo kung paano mag-solve gamit ang calcule. Okay? So, using calculator, para ma-convert natin yung 5 degree, 5 minutes, and 5 seconds na angle, gagamit tayo nito. Okay, input nyo. Diba 5 degree? So, 5. Tapos, lagyan nyo na ito. Pindutin nyo ito. Dapat magkakaroon nyo ng bilog. Okay? Tapos, 5 minutes. Pindutin nyo ulit yung 5 for minute. And then, pindutin nyo ulit yun. So, magkakaroon nyo ng bilog. Then, for seconds, pindutin nyo yung 5 dahil given tayo 5 seconds. Diba? So, pindutin nyo ulit yun para magkaroon din ng bilog. So, ibig sabihin yan, 5 degree, 5 minutes, and 5 seconds. So, press nyo yung equal. So, yan. Diba? Then, para ma-convert sa decimal, press nyo tong function na to, yung SD, okay? And then, yan, di ba, fraction na. Tapos, press nyo uli yun, kuha nyo yung decimal na 5.0847 degree. Okay? Now, meron tayong example. Given that the two angles of our triangle are 35 degree, 4 minute, and 50 seconds, and 76 degree, 30 minutes and 41 seconds, find the third angle in degrees and radians. So, hanapin daw natin yung third angle ng triangle given the two angles. Diba alam natin na sa triangle, let's say triangle ABC, sum ng angle niya ay 180 degree, right? So, since given ka ng dalawang angle, let's say A mo ay 35 degree, 4 minute, 50 seconds. Tapos yung B mo ay 76 degree, 30 minutes, 41 seconds. Ito yung mga given, di ba? So, paano natin hanapin yung angle C? So, add natin to, A plus B, then subtract natin dun sa 180. So, therefore, C is 180 degree minus yung sum nung A tsaka B. So, 35 degree, 4 minutes, 50 seconds plus 76 degree, 30 minutes, 41 seconds. Okay, PEMDAS, una na rin nasa parenthesis bago natin isubtract sa 180. So, pag mag-a-add tayo ng angles having minutes and seconds, tapat-tapat natin yon. So, 35 degree, 4 minutes, and 50 seconds. So, tatapat natin ha. Sa 76 degree, nakatapat sa degree. Yung 30 minutes nakatapat sa 4 minutes and then yung 41 seconds nakatapat dun sa 50 seconds. Tapos add natin, second to second. So 50 plus 41, 91 seconds, right? Pero napansin nyo, yung 91, di ba higit siya sa 60? Lumagpas siya sa 60 seconds. E alam natin na yung 60 seconds ay equal na sa 1 minute. So, pwede na natin i-carry yun. So, therefore, itong 91 seconds, pwede siyang maging 1 minute plus 31 seconds. Right? Kasi 60 nga itong 1 minute, diba? Therefore, may matitira kang 31 dun sa 91. Tapos itong 1 minute, i-carry natin dun sa minute na. So, magiging minute na yan. 31 na lang susulat natin dito sa seconds. And then, i-carry natin yung minute na 1. Okay? So, i-add na natin tong 1 doon sa 4 tsaka sa 30 minutes. So, 1 plus 4 plus 30 is 35 minutes. Okay? Now, add na lang natin yung degree. So, 35 degree plus 76 is, so 11,
11. So, therefore, yung sum ng A plus B ay 11 degree, 35 minutes, and 31 seconds. Okay? Now, imaminus pa natin to sa 180, right? So, C is equal to 180 degree minus ito. So, paano yun? So, subtract pa rin natin. So, 180 minus, tapat-tapat pa rin, 111 degree, 35 minutes, 31 seconds. Okay? Kaso wala ang katapat yung mga 31 tsaka 35. Ngayon, lalagyan mo lang sila ng 0. So, 0 minute tsaka 0 second, di ba? Kasi nga, 180, sakto ka. So, paano yun? Pwede mo bang i-minus yung 0 sa 31? Negative, hindi, di ba? So, parang kapag nag-subtract tayo ng number, tapos mas mataas yung baba sa taas, pag nanghihiram tayo dun sa sumunod na digit, di ba? Manghihiram din tayo ngayon dito. So, since yung second ay hindi pwedeng isubtract, manghihiram tayo sa minute. Kaso wala tayong mahihiraman sa minute kasi 0 pa rin siya. So, therefore, aasa na tayo dun sa degree. Manghihiram tayo ng 1 degree doon sa 180. So, magiging ano na lang yan? 179 degree. And then, yung 1 degree, ihihiramin natin to doon sa minute. Kaso, i-convert natin siya sa minute. Diba, 1 degree is equal to 60 minutes. So, sulat mo, 60 minutes. So, ngayon, meron ng mahihiraman sa minute. Pwede nang manghiram yung second ng 1 minute dito sa 60, right? Kasi may value na siya. So, therefore, babawasan siya natin ng isa sa magiging ano niyan, 59 minutes. Tapos, yung 59 minutes, ilalagay natin dito sa seconds. Pero, ko-convert natin siya in terms of seconds. Diba, 1 minute is 60 seconds. So, therefore, meron ka ng 60 seconds sa dulo. So, pwede mo nang isubtract. So, 60 minus 31, we have 29. 59 minus 35, 24 minutes. And then, lastly, yun sa degree, 179 minus 111, 68 degree. So, therefore, ito yung angle C, right? Ito na yung angle natin in degree. So, para ma-convert natin siya sa radian, convert natin siya sa decimal. So, paano yung ginawa natin kanina? So, 68 degree plus yung 24 minutes over siya sa 60, diba? So, degree na yan. Plus, itong 29 seconds over naman siya sa 3,600 para maging degree. So, kung ika-calculator natin, we have 68.408 degrees. So, yan yung decimal form ng degree. Ngayon, gusto natin i-convert yan sa radian, diba? So, 68.408 degree, multiply natin sa conversion factor na para maging radian, dapat meron kang denominator na degree sa baba sa 180 over pi sa taas. So, magiging equals 1.194 radians. Okay? So, ganun lang mag-convert ng angles with minutes and seconds sa decimal. At kapag na-convert mo na sa decimal, pwede mo nang i-convert sa radian gamit yung conversion factor. Para ma-solve natin yung problem using calculator, dapat naka-degree mode. So, D. Okay, so, input natin yung given. So, 180. And then, gamit ulit tayo ng symbol na to para degree na siya. Okay? Minus yung dalawang given angle. So, parenthesis. Yun yun, 35 degree. So, 35 degree. 4 minutes. 50 seconds, right? And then, plus 76 degree. 30 minutes. 41 seconds. Okay, then close parenthesis. Okay, so equals. Yan. Then, para i-convert natin ito sa radian, shift, ito ulit yung ans, yung TRG. So, dahil degree yan, piliin nyo yung 1. Okay? And then, shift mode. Kukonvert natin sa radian, diba? So, press 4. Okay, then equals. Yan, 1.194 radian. Okay. Okay, so that's the topic for angles in radians and degrees. So, sana ay may
natutunan kayo sa video na to at maraming salamat sa panonood.